kahit na may pagkakataon na ako mismo suko na ako sa pag-aaral ko, andyan siya para sabihin sa akin na tuloy lang kami dalawa. Simula pa nung bata hanggang ngayong lumaki na ako na ganito, hanggang sa maging doktor ako, hindi niya ako binitawan. Mama, nagtitinda siya ng ng isda sa palengke. So maaga pa lang, mga around 5 a.m. umaalis na siya sa bahay. Umaabot siya minsan ng hanggang alas 12 lang ng tanghali. Pero pag maraming natitira, babalik pa siya ng hapon. Aabotin siya ng mga 5 or 6 na ng hapon sa palengke. Doon nga po yung sobrang pagod na pagsasalita sa mga customer. Tapos paggawa nga po ng mga isda, lalo na yung pagka mayroong malalaking isda na kailangan nyo hati-hatiin. Pinili ko talaga na hindi na mag-ano sa father niya kasi talagang dito. Habang gumalak yung sili ko, sabi ko sa kanya, tinatanong niya kasi yung father niya kung saan. Sabi ko, hindi ko na alam. Pero sinabi ko na sa kanya, kaya hindi kami nagkatuluyan. Kasi, pamilya na niya. Sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, tayong dalawa, mag-ano tayo, magtutulungan tayo para kung may mga pangarap niya, maabot niya. Ngayon, para sa akin, kumpleto pa rin naman yung pakiramdam kasi kahit na lumaking kulang na wala yung tatay ko sa tabi ko, hindi naman kasi nagkulang yung nanay ko sa akin. Masaya naman ako doon. Marami akong pinagdaanan ng hirap kasi bago ako makagraduate ng medisina, yung supposed to be 4 na taon, naging 6 na taon para sa akin. Kasi tumigil ako, nagtrabaho ako, tapos bumalik ako ng school. So every time na mawawala na ako ng kakayanan para makapagbayad, nagtatrabaho ako. Kasi sobrang simula pa noon, nung bata pa lang ako, hanggang umabot ako ngayon, wala na siyang tigil sa pagtatrabaho. Gusto ko siyang makapagpahinga kahit papaano kumikita na ako. Yung sakit niya sa puso, yun ang uunahin namin. Kahit na mag-isa lang ako tinaguyod ng nanay ko, kahit na marami na siyang pinagdaanan para mabigyan lang ako ng magandang buhay, kahit na nagkasakit na siya, tuloy siya sa pagtatrabaho, hindi ako binitawan ni Mama. Hindi niya binitawan yung pangarap ko. Kinaya ni Mama. Happy Mother's Day. Thank you. One, two, three.